Kay Lydia niya unang narinig ang bayan. La! Ang sabi ni Lydia. Nakumandong sa kanya at pinagdaop ang mga palad sa kanyang batok. Aalis ka na nga ba rito, La? Aalis ako. Aba, saan ako pupunta? Ang tanong ni Yang may kahalong tawa. Di na nga ako makakilos eh. Diyan tring rayuma to. Aalis pa ako. Ayan, ayan! Tuwang-tuwa si Lydia. Inalis ang pagkakadaop ng mga palad sa batok ng lola at pumalakpak. Sabi na nga ba, hindi ka nang pupunta ka na, Odette? Batang ire, kung saan-saan kinukuha ang pinagsasabi, saan mo ba nahagilap yan? Paano ko pupunta kay na Odette? Ni hindi ko alam kung saan nakatira yun eh. Dadalawang beses kong nakita kung gano'n nakatagal na panahon. Ngunit, hindi na nakikinig sa kanya si Lydia. Ito'y matuling bumaba buhat sa kanyang kandungan. Sa unang ingit ng pinto ay napasungaw ang magandang ina nito. Lydia, ang tawag ng magandang si Carmen. Ang tinig na dumating sa pakinig ng lola ay hindi marahas, ni hindi rin galit. Malamig. Ang magandang si Carmen ay aral sa kolehiyo. Kailan may hindi niya narinig ang tinig nitong naging marahas o galit. Malamig. Malamig lamang. Lydia. Sa kanyang panganay, narinig muli ang balita. Inay! Ang marahang sabi ni Ramon. Gustong-gusto ho kayong makuha ni Ray. Sabik na sabik daw sa lola ang anak niyang si Odette. Kung iisipin nga naman, halos hindi kayo nakilala ng mga apo ninyo sa anak niyong bunso. May marahang tawang walang taginting ang kasabay ng sinabing iyon ni Ramon. Sabi ko nga'y, hindi kami papayag ni Carmen na makuha kayo ng kapatid kong iyon, pero... Ba, ayoko ron. Sabi mo nga, hindi kami halos nagkakakilala ng mga apo ko, maski madumugang ko kay Ray. Pero... Baka naman magdamdam si Ray. Sabi ko na lang napayag kami ni Carmen na... Magbakasyon kayo roon. Mailap ang mga paningin ni Ramon. Umiiwas sa kulukulubot na mukhang nakataas sa kanya. Sa mga nanlalabong matang umaaninag sa kanya. Magbabakasyon ako sa bahay ng aking bunso. Buong kupad na gumapang sa kanyang isipan ang narinig na iyon sa kanyang panganay. Hinaplos-haplos ng butuhan niyang kamay ang buhok niyang simputi ng pilak. Bakasyon nga ba ang sinabi ng aking panganay? Kina Ray? Saan nga ba nakatira ang aking bunso? Ano nga ba ang pangalan ng napangasawa niya? Si Odette ay apo ko yata sa aking bunsong anak. Hindi ko maalala ang mukha. Iba si Lydia. Kilala ko si Lydia. Bunso ng aking panganay. Maganda ang kanyang ina. Inay, nakikinig ba kayo? Nangingibabaw ang tinig ni Ramon sa salisalimuot na isipang buong kupad na gumagapang sa kanyang utak. Mabigat na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Napag-usapan na namin ni Carmen ang bagay na ito, Inay. Nagkasundo kami na pagbigyan ang gusto ni Ray. Ngayon, ay lumiliwanag ng bahagya ang kanyang isipan. Magbabakasyon ba ka mo, okay na Ray? Hinagilap ng nanlalabo niyang paningin ang mukhang kanginay na katunghay sa kanya. Ngunit, nag-iisa na siya. Lumingalinga siya. Talagang nag-iisa na siya. Pinagulong niya ang kanyang upuan hanggang sa may pinto. Pinihit niya ang hawakan. Hindi natinag ang pinto. Nanatili sa pagkakapinig. Sa kabila ng pagkakapinig ng pintoy, naulinigan niya ang tinig ni Ramon. Malakas, ngunit hindi malinaw ang mga salitang hinahadlangan ng makapal na pinto. Naulinigan niyang bahagyang bahagya ang tinig ni Carmen. Marahan, hindi galit.
malamig. Naglaos sa pinid ng pinto ang kalamigan ng tinig na iyon. Inantok siya sa pakikinig sa mga tinig na iyon. Bakit ba padalas ng padalas ang pag-aantok niya kahit na araw? Sindalas ng pagsasalisalimuot ng iba't ibang isipan sa kanyang utak na pabagal ng pabagal sa pag-unawa sa anumang sabihin sa kanya ni Ramon, ni Lydia, ng mga kapatid nito, ng mga utusan. Matagal na siyang hindi kinakausap ng magandang si Carmen. Kaalinsabay ng pag-aantok niya ay ang pagsalisalimuot ng iba't ibang isipan. Isipan nga ba o alaala? Alaala nga ba o guni-guni? Dadalawa naman ang ating anak. Ang tinig niyon ay humahak daw sa maraming taon. Nagbabalik sa kanya sa buong kabaitan niyon, sa buong pagmamahal niyon. Napagtapos na natin silang dalawa ng karera. Makapagsisimula na sila sa tulong ng kanilang sariling pagsisikap. Tayo naman ay maglilibot-libot hanggang Mindanao man lamang. Hanggang Ilocos, makita man lamang natin ang sariling bayan bago tayo mamatay. Aba, masama naman yatang ibigay na natin sa kanila ang lahat ng kanilang kailangan. Ubusin ng lahat sa kanila ang natitira pa sa kaunti nating natipon. Aba, baka naman maging masyadong makasarili ang mga iyan. Ang tinig niyon, sa buong kabaitan niyon, sa buong pagmamahal niyon, ay ginapangan ng manipis na ulap ng pag-aalinlangan. Ngunit, ito'y mabilis na pinawi ng nakakasilaw na liwanag ng kanyang pananalig. Taong ito, ang dalawa kong bunso, maging makasarili. Hindi mo nga pala sila makikilala gaya ng pagkakakilala ko. Huwag na kayong umiyak, inay. Iyon ang tinig ni Ramon. Sa amin kayo titira, mabait si Carmen at malapit na kayong magkaapo. Apo? Mga apo? Mararahang yabag. Mga yabag na di natitiyak sa pangangabay. Mabilis. Lola, mag-inom na ikaw sa gamot para dyan sa imo na balat. Oh, mag-inom ikaw agad sa tubig. Masyado nang mapait niyan, ano? Sinipat ni Tinay ang namamalikaskas na balat sa mga bisig ng matanda. Purbida, baka maging na matanda sa akon. Ganyan din sang balat ko. Lola, magdating na naman sang Mr. at Mrs. Bali. Sang Mrs., yung kumadri sang Niora Carmen, yung magsabi pag magkita sa imo, parang magkita rin sang nanay niyang mamatay. Magsabi pa nga, magswerte sang Lydia, may lola sang anak niya, ala. Umaambon-ambon ng hapong pumasok sa malakit, lumalangit-ngit na pinto sa harap ng auto ni Ray. Si Tinay, ang utusan, ang nagsabi sa kanya kung sino ang dumating. Nahinto ang paggulong ng kanyang upuan, kasabay ng pagtigil ng pag-inog ng kanyang daigdig. Habang panahon yatang kami ang nagpasan dyan, ngayon namang ikaw ang dapat, marami ka riyang idinadahilan. Ah, ngayong hindi nyo kami pinakikinabangan, ano, saka sinabi ko na sa iyo, mag-around the world kami. Paano? Sumunod ang tinig ng magandang si Carmen. Malamig ang ng malalim sa kanyang mga buto. Sinlamig ng patak ng ambong, kumupkop sa kanya sa marahang paggulong ng kanyang upuan sa terasa. Sinlamig ng takipsilim na yumapos sa butuhan niyang katawan. Si Tinay, ang utusan, ang nakatagpo sa kanya sa terasa. Naku, sang matanda na ari, bakit magbasa ikaw sang ulan? Halika sang loob. Ano nang ibubulong sa imo? Mrs. Valley, Mrs. Valley, Mrs. Valley. Naku, siguro magulian nang talaga sang lola. Halika sang loob.